Hello po sa inyo, mga ka-perfume. Ngayon lang po ulit ako mag-vlog sa mga nakaraang araw nakalipas na hindi po ako nagkaroon ng vlog. Kasi that day before my boxing, napakadami kong naging problema. Hindi naman yun ako wala sa buhay ng tao yung problema yun. So, hindi ko na yun sasabihin sa inyo kasi private na yun. So, nagpa-vaccine ako ngayong August 11, Wednesday. Tama ba? So, tingnan nyo na lang po sa inyong calendar. Hindi po ko sure. Nakalimutan ko na. Sa dami ng iniisip ko. Then, based on my experience sa first dose ko ng Astra sa aming company, kasi kailangan yun. Kailangan namin yun. Sa amin yun. Hindi naman po sa pilitan yung pagkaka yung gusto mo lang, willing ka lang magpa-vaccine. Hindi naman sa pilitan. Ako, willing naman po ako. Sa una natakot, pero kailangan po talaga. So, on my first day sa vaccine, kalma lang ako. Walang nervyos. Pero sa totoo lang, nininervyos po talaga ako that day. So, minum ako ng gamot after meal. Nung binaksinan na ako, happy pa ako, may video pa ako. Grabe, may video pa talaga ako, may picture. Keep fighting. Kasi yun, vaccine na nga ako. So, the other day na nabaksinan na ako after nun, sumakit na yung dibdib ko. Then, nawawala naman siya. Tapos, buong katawan ko masakit. Bandang turo. Pinag-vaccinan. Headache. Yung balakang masakit. Buong katawan talaga. May sinat ako. So, hindi naman tumaas yung lagnat ko. Hindi naman ganun kagrabe yung fever. So, yung pagturok na, balikan natin yung pagturok sa akin noong unang araw. Sobrang lutang ako, para akong lutang na hindi mo maintindihan kung ano yung feeling. Sobrang sakit. Then yun, okay naman. Then, after one day, two days, ganun pa rin. Sakit pa rin yung katawan, hindi makabangon, pero pinipilit. Kasi kailangan natin lakasan yung resistensya natin. So, third day ko, lumala na yung hindi ko pag hinga ng maayos. Tapos, ayan, puro bantal ako. Ang 3 days ko ngayon. Nangangati yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung epekto ba to ng vaccine sa akin. Kasi, as far as I know na hindi naman talaga ako allergies sa gamot. Kasi, ang daming beses kong minom ng gamot, pero hindi ako ganito kaarte. Hindi ganito kaarte yung balat ko. So, hindi pa ako nakakapagpa-check up. So, sa Monday, sa nurse namin, siguro, pag okay-okay na ako. Natatakot ako talaga, promise. Sobrang natatakot ako sa feeling na, eto na nga, kasi ayoko, bakit ba ako nagpabaksin? Inisip ko, sa dami ng napapanood ko, sobrang hindi ko talaga maintindihan. So, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ako naman ay best. Based on my experience naman is kailangan ko lang sabihin, kailangan ko lang i-explain sa inyo na ganito yung pakiramdam ko kasi ito yung epekto sa akin. Siguro hindi lang naman ako yung nakakaranas nito. Meron ding iba. Depende din yun sa epekto ng katawan mo. Yung epekto ng vaccine sa katawan mo, yun. Labanan natin yan, huwag natin isipin. Kagaya ng ginagawa ko, labanan natin yun. Kasi pag na-stress ka, lalong sasakit yung dibdib mo, ang dami mong iniisip. Separate natin yung mga problema natin kagaya ng ginagawa ko.
Sa unang araw, minum ako ng luya, lemon, at honey. More water. Dumating din sa case na nagsuka din ako. Promise, nagsuka din ako. Sukatae din ako. That day, wala naman yung pang 3 days ko. Okay na. Pero yung dibdib ko, ganun pa rin at may pantal pa rin ako. So, i-update ko kayo sa mga nagaganap sa akin. Magtulungan tayo. And then, mag-pray tayo. Mag-pray. Kumapit lang tayo kay Lord. Huwag tayong pabaya sa sarili natin. Sabi nyo nila yung mga pulubi hindi kinakalaban ng COVID. Pulubi sila ha. Doon ako naniniwala hindi sila kinakalaban ng COVID. Kasi more virus. More microbio nasa kanila. Kumakain sila ng marumi. Nakikita mo pa silang nangyayari. Siguro sa part na ganun din natin may lubos maisip na ganun niya. So tayo, mayaman nga. Diba? Ayoko magsalita ng hindi maganda. So, based on my case, based on my experience, binabahagi ko ito sa inyo para malaman ninyo na ando na yung sakit, yung pain. Malalagpasan natin ito. Basta palakasin natin yung sarili natin, yung katawan natin. Huwag tayong mag-isip. Kumapit tayo kay Lord. Panalangin natin yung sarili natin. Tulungan natin yung sarili natin, yung ibang tao. Panalangin natin yung buong mundo. Para maiwasan yung sakit natin. Although hindi pa ako nakapitan ng virus, ng COVID na yan. In past 2 years na meron na tayo dito sa Philippines ng COVID. Hindi ko yan naramdaman. Ngayon ko lang naramdaman na ganito pala yung epekto sa akin ng gamot na yun. So natatakot ako hanggang ngayon hindi ako natatago. Deep inside talaga natatakot talaga ako. Ano na yung maling epekto sa akin ng gamot na ito. So salamat and i-update ko kayo sa akin mga pangyayaring nagaganap pa sa akin. First dose pa lang to. May second dose pa. So, huwag kayong matakot. Labanan natin. Walang nakakaalam kung ano yung mangyayari sa atin. Walang nakakaalam kung ano yung gusto ng Diyos. At walang nakakaalam kung ano man yun. Kung hanggang saan, kung hangganan ng buhay ng tao. Kailangan natin magpalakas. Kumain ng fruits. Yung maraming tubig, yun yung kailangan natin. Mag-mindset natin yung sarili natin na ganito, magpalakas tayo. Huwag tayong mag-iisip ng masamang bagay sa ating sarili. Kasi na, hindi siya nakakatulong. Promise na na-experience ko. Ito ngayon yung motivation ko, yung pagkain ng prutas. Yung masustansyang pagkain, kumain kayo niya. Mas nakakatulong na. Apple, orange, grapes. Marami ba namang iba't ibang lasa ng prutas? Palakasin natin yung sarili natin. Water. And more water. Ito, naubos ko talaga to. Kada inom ako ng inom ng tubig para lumakas. Then, kumain. Kumain ng masustansya. Then, pagkain. Pag may nararamdaman ka, masakit sa'yo, uminom ka na agad ng gampo. Huwag nang patagalin. Yun lang. Then, maligo araw-araw. Ako ang pinapaligo ko is mainit na tubig na may asin. Promise. Hindi po talaga ako naliligo ng malamig na tubig ever since. Siguro sa... Kasi nakagisnan ko na yan sa lola't lola ko na pag-aaral pa lang ako, bata pa lang ako, mainit na tubig na yung pinapaligo nila sa akin. Kasi sakitin niya ako. Pero ngayong malaki na ako, hindi na masyado. Nung bata ako na ganun. Kaya... Siguro ito na that pray na mag-ingat pa rin tayo at hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari pa sa atin. So, thank you sa lahat and God bless. Sana maunawaan nyo na kaya ko sinishare to is based on my experience. So, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell, likes, comments down below. Ngayon pala, magiging rain. Relax plug na po ang aking
YouTube channel, abangan niyo po yan. So, hindi na po ako magkukwento ng about them kasi masyado na pong private. So, yung Rainbow Nisha vlog is set aside ko na po yan. So, thank you and God bless my power. Pray lang po tayo and love you, mahal na mahal ko po. Pray lang po tayo, palakas po tayo. In Jesus' name, amen. God bless.